Livy dito sa Maka, paano ka nakaka-relate or ano yung similarities ni Livy at ni Olive or yung pagkakaiba? Good afternoon po. So first of all po, yung similarity po talaga is si Livy po is Cebuana and I am from Cebu po talaga. Born and raised po from Cebu. So ayun po, sobrang saya po ako na ganun kasi I'm able to share how I am. Yung language po namin sa Cebu as a Bisaya po, ganyan. And yung, I think challenging yung role na to kasi si Livy, para siya yung neglected ghost child sa family. Parang meron siyang gustong patunayan palagi. I can relate to that kasi hanggang ngayon talagang pinupursue ko yung dreams ko kasi may gusto akong patunayan sa family ko, sa sarili ko, as an aspiring Cebuana. And ayun, yun yung similarities namin. But then yung differences is I think I grew up po kasi sa very loving family. Hindi ko po na-feel yung like, neglected ako. So through that, yung process ko po is, ayun, tanong na po ako ng tanong na, how does it feel to be a ghost child? How does it feel to be neglected? Kasi I want to relate po sa mga batang ganun yung nararamdaman. So yun po, it's a big challenge for me but at the same time, very fun because I'm able to learn po sa mga experiences po na mga katulad po ni Livy po. Yung katabi ko, pakipaliwanag daw ang ibig sabihin mo ng ghost child. Ghost child, ano po, parang sila po yung middle child, sila po yung hindi nabibigyan ng attention sa family. Invisible child po sila, invisible. Naniwan na agad kami. Pati co-stars mo, akala tuloy multo ka sa kaya po ako nagulat. So, kumbaga parang middle child syndrome siya, yung pala ang tawag. Invisible child ko pala sa akin. Thanks for that wonderful knowledge that you shared. And pangalawa kong question, Olive, is, ano yung maikukwento mong pinakamasayan yung moments dito, especially ng mga kapwa mo, teens, while taping the serye? Meron ba sa inyo medyo nagtarayan, or nagsupladahan, or whatever? Or friends kayo talaga lang? Ay, meron po. Sino? Joke lang po. Actually po, sobrang, at first po kasi kinakabahan ako kasi wala po ako nakatrabaho sa kanilang lahat. So parang intimidated po ako since bago din po ako. Pero nung nag-start na po kami magtrabaho, sobrang comfortable ko lang po talaga sa kanilang lahat. It's as if like magkakilala na kami before. Sobrang smooth lang po na lahat ng pinag-uusapan namin. And yung fun times mo namin sa taping, yun po yung off-cam. Yung wala na kaming magawa. Like ang dami na po namin napag-usapan kung ano na po nagagawa namin. Nag-acting na kami, kumakanta, sumasaya kung ano-ano po ginagawa namin. So, yun po yung pinaka-the best. And sobrang saya ko po na sila yun. Cause yeah, sobrang talented, ang babait. And wala kong tarayan, wala po talaga, promise. Grabe naman yun. Parang meron daw. Wala po. Mabay-bay po sila lahat. And for my final question for you for today, as a teenager ka, di ba? But you're, as a young woman, how would you use your voice to influence the youth to become better people? Thank you for the wonderful question. Wow, I think po, through this movie, through our characters po talaga, ako nga sabi ko, pagbubutihin ko po talagang i-portray yung character ni Livy. Kasi ang dami po talagang learnings na makukuha not just sa character ko, but at the same time sa mga characters po, ng mga co-actors ko. Kasi ang dami pong issues sa life na makikita niyo po dito, conflicts sa show and how we resolve it. And sana through this show, we'll be able to speak through it at maintindihan po yun ang mga manonood po natin, ma-inspire po sila lalo. And of course, not naman po sa show, with everyday life po, gusto ko pong maging kind, kagaya po ng sabi po ni Sean, I always choose to be kind at sa lahat po ng my problems, as much as possible, I can give advice, gagawin ko po talaga kasi ayun po, gusto ko na po talagang to make people's life better. Kahit kung hindi lang sa akin mag-start, but to spread positivity, yun po talaga always po yung goal ko po. Thank you, Olive, and congratulations. Thank you po.